Usap oksigen. Paano gagawin nyo? Huwag kayong uminom. Or, magbulong kayo sa isang ref. Pero meron tatlong option. Alamin po natin muna anong effect ng oxygen. Pag non-stable, pag pumasok yan sa katawan mo, tatamaan yung cell mo. Pag tinamaan yung cell mo, pag nanakaw kasi ito ng energy, nanakaw ito ng energy. So, basta ganun ang ginagawa ng mga free radicals, pag nanakaw ng energy, ngayon, yung mga tabi-tabi dyan ng molecules, magsisimula na din ma-damage hanggang sa masira yung cell. Nagkakaroon ng premature aging. Kaya yun, minsan sasabihin ka, ay, ano ba? 18 ka pa lang. Kala ko sa'yo, 20 na, di ba? 30 ko na, di ba? So, masakit yung tama. Yung age mo, minsan mas mukhang matanda ka doon, mas advanced. So, mas masarap pakinggan yung sasabihan ka na ano, na 18 ka na. Kala ko sa'yo, 12 years old. Parang ganun. So, ganyan po. So, pag pumasok yung oxygen, masisira. Tapos, premature aging. Pero merong worst na pwede mangyari dyan. Ano yung worst na pwede mangyari? Pag yung oxygen, ang dinamage niya, ito pong nucleus or yung nasa loob dito. Anong nandun sa loob? Yung tinatawag natin na DNA. Ano po ba yung sabihin ng DNA? D namin alam. Okay, sorry. Biro lang. So, diuronucleic acid, which is, yan po yung nagsasabi na pag nag-duplicate ito, dapat pareho pa din, normal pa din. Nagkakaroon po ng abnormality pag ito ay na-damage. So pag na-damage ito, anong pwede mangyari? Halimbawa, ng cell. Kailangan ako muna. So ito, isang cell, normal. Pag nag-duplicate siya, dapat normal din. Kaso pag ito na-damage yung DNA, magiging itong mutated na cell or masamang cell. Ang problema sa kanya, hindi siya namamatay. At ang problema sa kanya, ang bilis niyang dumami. After 1 second, yung isang yun nagiging dalawa na. Kasi ito malala, yung dalawang masamang cell na yun, hindi din namamatay, maya-maya, magiging apat na sila. Okay? Pero wala po yung 2-1-2-1. Okay, basta dumadami sila. At magugulat ka na lang, hindi mo yung malalaman na meron ka ng cancer cell. Sa buhay yung isang tao, maabot po ng 3 to 10 times nagpo-produce tayo ng tinatawag natin na cancer cell. Oh, every 3 out of 5 person. Person, mali. Ano pala? Sa United States po ito ha, dati po ang number 1 na pumapatay sa tao, heart attack. Ngayon, bago na. Cancer na. Pag meron ang cancer ngayon, in na in ka sa ospital. Ano magyari ngayon? Puso-puso na yan. So, 4 out of 5 person namamatay na po ngayon sa cancer. Example, 1, 2, 3, 4, 5. So, papat po dyan. Pero, huwag maiwasan yun. May pag-iwas tayo dyan. So, ganito yun. So, para maiwasan yun, kailangan po natin malaman ano yung ginawa ikal para maiwasan yan. So, ito po yung ginawa niya. Yung tinatawag natin ng antioxidant. Di ba, nanakaw ito ng enerhiya, nanakawan niya ito ng enerhiya. Pero yung antioxidant, ang ginagawa po niyan, siya po ay may sobrang mga energy. Pag nagkasalong sila ng oxygen, bago pa ito magnakaw, bibigyan niya na ito para huwag niyang magulog. Or, pag ito, ninakawan niya yung cell, bibigyan niya ito para ito normal ulit. Hindi mag-mutate. Ganun lang po kasimple ang ginagawa ng antioxidant. So, sino ba yung mga antioxidant na yan? Ang mga antioxidant na yan, number 1 po dyan, vitamin ACE, A-C-N-E. Pansin nyo, bilang-bita sila. Sobrang busy kasi yan. Pero meron tayong mga antioxidant na normal sa katawan natin, since birth. At alam nyo ano yun? Yung po ating tinatawag na glutathione. Normal po ang glutathione, pagkapanganak nyo pala. Napakadami po niyan sa atay ninyo at sa balat ninyo ang dami-dami pong glutathione. Lalo na ng baby ka pa. Di ba paglabas nyo sa nanay nyo, ang cute nyo? Tama? Kasi madami pa tayo sa glutathione. At ito, mas madaming glutathione, mas baka ka tingnan. Yan po ang ano, sabi ng mga doktor. Mas madami ang glutathione, mas bata ka. Gusto nyo po bang maging mas bata? Yes. So, i-retain natin, dapat palagi madami ang glutathione. So, sa ano ba talaga ang glutathione? Kasi sa form of protein kung saan master antioxidant. Nasa cell yan, sa lahat ng cell, nandyan siya. Saan ka nakukuha ang glutathione? Ang glutathione po nakukuha sa lahat ng kinakain natin. Magsimula sa kanin, magsimula sa prutas, sa karne, lahat po yan may glutathione. Kaso ito ang problema. Normally, nung bata tayo, nagpuproduce pa tayo ng sarili nating glutathione galing sa atay.
galing sa kidney, galing sa liver parts ng katawan. Pero, pag tumatanda ka na, nagsimula ka na ang age 25, magsisimula na pong mag-deplete or bumaba yung glutathione na na-absorb at ginagawa ng katawan mo. Age of 25. Sino dito ang 25 years old? Below. Nagpigil-gilid na ang araw. So, alright. Pag 25 years old, above ka na po, hindi ka na nagpo-produce ng glutathione. At dyan ka na nagsisimula mag-mature. Okay? Now, para ma-retain mo yung glutathione mo, kailangan mong kumain ng matataas na glutathione. At meron tayong mga frutas, actually, sample dyan. Avocado, matataas po yan sa glutathione. Sili marina, alam nyo yun, dahon po yan. Alam nyo yung, ano, binibend sa labas ng liver lover, di ba? Yun, sili marina yun. Bakit nakakatulong yun? Kasi po, nakakulong sa mataas sa glutathione, good for the liver. May nagsabi sa akin, Sir Fords, alam mo yung glutathione, ayaw ko nang inumin. May nabasa kasi ako na nakakasira daw ito sa atay. May nagsabi daw kasi sa akin, isang nurse, nakakasira daw sa atay. Bakit sabihin, ito lang po masasabi ko dyan. Ang glutathione po, nakakasulong sa atay. Naging confusing kasi ito sa iba. Okay? Pero,